Iba pang balita, umakyat na ngayon sa 6 ang personalidad na pinoproteksyonan ng mga otoridad kaugnay sa pagpatay sa broadcaster si Percy Lapid. Ayon po yan sa Justice Secretary Crispin Remulla. Yan ang Headline Pilipinas ni Mike Navalio. Mike? Tony, hawak na ng mga otoridad ang lahat ng mga tinukoy ni alias Marisa, ang kapatid ni John Villamor, ang itinuturong middleman sa pagpatay sa radio commentator na si Percy Lapid. Ito ang ibinunyar ni Justice Secretary Boyeng Remulla sa kanyang pagdalo sa isang aktibidad sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa kaninang umaga. 6 ang binabanggit niya na nasa kustudiya na ngayon ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation, kabilang si Marisa mismo. Si Jose Villamor, ang pinsan ni John Villamor na nasa PNP, at si Christopher Bacoto na nasa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa ngayon. Hindi pa alam, Tony, kung sino ang tatlong iba pang nasa kustudiya ng otoridad, pero may issue pa kung ilan pa talaga ang nasa kustudiya dahil ang sabi ni Secretary Remulla, 2 hanggang 3 nasa PNP habang may 3 naman sa NBI. Pero sa hiwalay na panayam kay Bucor OIC Director General Gregorio Katapang Jr., sinabi niyang may 3 pa silang sinecure naman sa loob ng NPP. Gayunman, ang malinaw, di kasama dito ang 3 kasamahan umano ng self-confessed gunman si Joel Escorial na umatay kay Lapid noong October 3 sa labas ng kanyang subdivision sa Las Piñas na sina Israel at Edmond de Maculangan at isang nagngangalang Orly na hindi pa sumusuko at pinaghahanap pa rin ng mga polis. Hindi naman pa masabi ni Remulla kung pinangalanan na ni Marisa ang umano'y mastermind sa pagpatay kay Lapid dahil speculative umano ito. Pero posibleng iba pa umano ito sa 6 lang nasa kustudiya na nila. Matatanda ang naging isyo ang pagkamatay ni Villamor sa loob ng Bilibid dahil nangyari ito ilang oras lang matapos ang press bond kung saan inupoy siya ni Escorial bilang umano'y middleman na nag-utos na patayin si Lapid kapalit ng halagang 550,000 pesos. Walang nakitang tama ng baril o anumang external physical injury ang NBI sa unang autopsy ni Villamor sa halip may hemorrhage umano sa kanyang kaliwang ventricle ng puso. Pero dahil duda ang pamilya sa resulta, isinasa ilalim ngayon sa re-autopsy si Villamor sa ilalim ng kilalang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Ayon kay Remulla, natapos na ni Fortun ang external examination kahapon at inaasahang matatapos ang internal examination naman ngayong araw. Pagkatapos ay papa-escortan ni SOJ ang bangkay pauwing Leyte. Posibleng sumama rin umano ang witness protection program dahil gustong makita ni Marisa ang kapatid at pamilya niya. Nauna nang ipinasok ng DOJ pansamantala sa witness protection program si Marisa dahil sa mga banta sa kanyang buhay. Nag-alok na rin ng proteksyon si Remulla kay Roy Mabasa, ang kapatid ni Lapid, na nakakatanggap rin ng banta sa kanyang buhay. Para sa Headline Pilipinas, Mike Navalio, ABS-CBN News. Maraming salamat, Mike.